Ay, magandang hapon no, mga boss. Shout out muna tayo. Adorasyon di Maranan, shout out ha. Mirna Regalado. Christian Zen. Apolinar Family of Bayan Luma, Imus Cavite. Esther Zeni Alice. Shout out sa inyo. July 7, Alcantara, shout out. Anak Eman Escalona, shout out. Anak Aboy, Popoy. SKL, Pits Rumingan, Jargon, shout out. Chato Casco, Joseph Casco. June Gabriel, Tom Bakay, Steve Agabaw, shout out sa inyo ha. Chairman Iyo Mateo, shout out. MC Mateo Vlog, shout out sa inyo ha. Magbigay ho tayo ng ano dito. Tungkol ho dito sa sibuyas na to. No? Ilang nagtatanim ng sibuyas sa Occidental Mindoro ang umaaray dahil sa pambabarat daw sa kanilang produkto at pagbenta nito ng 9 hours ago lang ho ito eh. Mahal dito sa Metro Manila. Kaugnay niyan, nakausap po natin si Romel Kalingasan, Municipal Agriculturist ng San Jose, Occidental Mindoro. Magandang umaga! Magandang umaga, kasamang Igan. At magandang umaga po sa atin pong mga tagapanood at tagapakinig sa inyong programa, Unang Hirit. Salamat po. Nabanggit nyo sa Senado kahapon na 8 hanggang 15 piso lang kada kilo ang benta ng mga magsasaka sa sibuyas sa inyong lugar. Ganyan lang po ba talaga? Mura, no? 8 pesos, 15 pesos ang benta ng sibuyas. Ang bentahan dyan habang ito naman ipagdating sa merkado, umaabot na ng 700 piso kada kilo. Tama po, kasamang Igan. Yung ating pong, yung presyo ng sibuyas po natin nung nakaraang taon, ng cropping season po natin ng 2022, last March to April, ay ang presyo lang po ng sibuyas dito sa amin ay nagkakahalaga po ng 8 hanggang 15 peso per kilo. Matapos po itong itag, bilhin ng ating po mga traders, pansamantala po nila itong itinago sa mga cold storage facilities at pagdating po ng buwan ng September hanggang December, yan na po yung ibinibinta sa merkado ng hindi makatarungang presyo na umabot pa nga po ng hanggang 700 pesos pagdating po dyan sa merkado, particular sa Metro Manila. Tiba-tiba yung mga traders ha, usa, 15 pesos tapos 700 piso, grabe no? Sige, tuloy. Manila. Kaya po kami talagang mga magsasaka ng Occidental Mindoro na galing mismo sa amin yung mga sibuyas na ibinibinta sa merkado ay talagang nagtataka kung bakit umabot sa ganyang kataas na presyo samantalang yan po ay binili sa amin po mga magsasaka during harvest season po dito sa amin ng March to April ng 8 to 15 pesos lang po per kilo. Opo. So yun po ang... Magkano po ang farm gate price ng sibuyas noong mga panahong yun? Yun nga po, kasamang Igan, ang farm gate po ay 8 to 15 pesos per okay. kilo. Ano na mo tatay niya? Hanggang dyan na lang po yan. No? Magkukulab tayo. No? Alam nyo kasi, no, mga boss, yan ng mga magsasaka, kawawa ho talaga yan. Kasi, pag peak season ho, ganyan ho talaga. Ngayon, di ba sabi nung agriculturist, nung binili na nung mga traders, itinago na nila sa cold storage nila. Sino may cold storage? Yung mga traders. Kasi nga mga magsasaka sila, wala naman silang pagtataguan yan eh. Di naman nila pwedeng hindi ibenta yan, mabubulok. Oh, ngayon, no, mga boss. Yan yung mga magsasaka na yan. Nauungutang po yan, kasi nga magsasaka lang sila eh. Mangungutang po yan ng pera doon sa mga traders at yun nga, ipinangangako nila yung kanilang ani na doon nila ibebenta. Ganun po yan. Masakit mang isipin, ganun po yan. Wala po silang, ano eh, magsasaka nga lang po sila, mahirap lang sila eh. Farmers lang sila. Oh, kaya po yan, pag nag-ani po yan, kung magkano yung lumalakad na presyo, kagaya, umani sila ng ganun, eh dagsaho yung mga panahon na yun. Talaga hong mura. Oh, ngayon ang gagawin ng traders, bibilin ho yan at yun nga, itatago ho yan. Tatago yan at palalabasin ho yan pagdating na ho ng bear. Panahon ng bear. September, October, November, December. Yan. Kasi nga ho, yan na. Gamit na ho yan. Yang mga sibuyas na yan. Ganyan po yan. Ah?
Kaya lang, yun nga, sobra kumita ho talaga ngayon yung mga nagtago niyan. Na sobrang, sobrang mahal. No? Pero hindi ko naranasan dito sa Isabela yung presyong 700 wala ho. Mabot ho siguro hanggang 400 per kilo. Sa ngayon ho, meron na ho nabibili dito. Mga 350, ganun. 250, meron na nga ho eh. Oo. Ha? Yan na ho presyo dito, kasalukuyan. Oo. Wala, wala na ho. Pero sasabi, dyan mga sa Maynila, meron pa ho yung mga 500, mga ganyan. Dito, wala na. Oo. Yan ho yan. Ganon din naman ho sa ano eh. Lagay natin sa mais. Oh, dito marami hong mais dito. Yan ang magsasaka na yan. Uutangin ho nila doon sa traders yung mga binhi, guano, lahat ho yan. Pesticidyo, lahat ho yan. Uutangin ho yan. Hanggang sa pati pang matrikula nila, pang kain nila. Uutangin ho lahat yan doon sa bumibili ho ng mais. Doon ho yan. Kaya ho, pagdating ng anihan ho yan, tututukan pa yan. Eh. Nag-aani pa lang, nandyan na yung truck ng inutangan nila. Kasi kung minsan, eh pag papatay-patay kang nautangan ka, eh wala ka nang aabutan kung hindi kapiraso na lang. O tatapatan na lang nila yung inutang nila sa'yo. O ipupuslit ho nila yung mais nila dahil lalo-lalo na ho yung sa mga ibang magsasaka na alam nilang kulang pang ibayad do sa inutang nila yung kanilang aanihin. Kawawa ho sila, pero yun ho talaga eh. Ha? Yun ho ang buhay. Pero kung minsan, ano, meron din akong sisi sa kanila. Bakit? Hindi naman ho parating ganun. Kung minsan, ho, kagaya yan, tumatama yung presyo, maganda yung presyo, maganda yung ani, sapat-sapat na ibayad nila doon sa trader yung kanila, sobra pa. May nakukuha pa silang sukli. Kumbaga, malaki pa. Oo. E mano man lang na mangarap itong mga magsasaka na hindi na sila uutang ng binhi, hindi na sila uutang ng guano, labor na lang yung uutangin nila dito sa traders. Paunti-unti ganun. E hindi ho eh. Kung minsan no, kasi mga magsasaka eh, mabisyo pa sila eh. Hmm. Pag umani sila, may sobra silang pera, oh, iinom, yung iba naman, magsusugal sila. Oh, punta sila, yung magsasabong na, makikita mo, mga magsasaka, mga nakatsinelas, oh yan, nandun sa sabungan niya, mga yan, pumumusta na sila dyan. Oh, kasi, nababaw ho pangarap eh. Bibihira ho siguro yung magsasaka na may pangarap na makaahon sa utang, bihira. Oh, sapat na sa kanila, yung nakabayad sila ng utang at pwede na naman silang mangutang. Yun ho yung buhay nila eh. Oh. Kaya ho yan, yung produkto nila, hindi ho nila pwedeng ibenta sa iba yan. Maski na merong kunya, dito may dumadayo rito na maganda mong presyo ng mais o palay, ganyan. Hindi ho nila maibenta yan dun sa magandang presyo. Bakit? Pag nalaman ho nung inutangan nila na ibinenta nila sa iba ang kanilang apit, eh hindi na ho sila pauutangin ulit. Oh, sukdo lang niya, binenta nila sa iba. Ha? Yung kanilang produkto. Pupunta sila doon sa trader, babayaran nila ng pera. Ah, huwag na silang umasang, makakaulit pa sila. Ganun. Sasabihin, kakatwiran mo doon saan, eh maganda yung presyo eh. O di ganun, sasabihin ng trader, o doon ka na umutang sa susunod, maganda pala presyo doon eh. Oh. Nakatali po sila sa league. Hindi po sila makapagdesisyon doon sa kanilang inani. Kasi nga ho yun, lahat ho yun, inutang nila doon sa traders. Yun po yun. Eh yun ho naman traders, kung magkano yung running price, bababa pa nila ng ano yan, konti. Dahil ang katwira nila, bukan mo ibenta sa iba yan. Di ka na namin pautangin. Ganun. Mm. Ngayon ang gagawin ho ng traders dyan, dito ha, ikakamada ho yung mga mais na yan sa malalaking bodega nila yan. Hindi ho yan ibenta. Lalo na kung may balitang shortage of corn. Gaya, shortage ng sibuyas. Kakamada nila yan. Oo. Ganun ho yan. Ngayon, pag walang-wala na talaga, kasi sa Bulacan ho ang bagsakan ng mais, walang dumarating, o ngayon, tataas ho ng tataas yung mais. Oo. Wala na ho doon sa kamay na magsasaka yung mais. Oo.
Ngayon, kung ikaw eh ano, magsasaka ka na may kapital ka, pwede mong ihanap ng magandang presyo yung iyong inani. Oh, ganun din ho yung mga nagtitinda ng yung mga nagsasaka ng sibuyas. Ganun po yan. Kuminsan yung nga may sisi rin sa mga magsasaka. Oo. Kasi kuminsan, pag sumobra sila, bili na sila ng kung ano-ano para sa bahay nila. Sa hindi nila maisip na hindi po saka na kami bibili nito. Bilhin sila ng kama. Hindi masa, hindi maano eh. Kasi siyempre, gusto nila makaanong malambot na kutsyon. Mababaw po sila eh. Oo. Mabigat ko minsan, masyado silang masipag gumawa ng bata. Yun ang problema. Diyan ho sa mga magsasaka. Oo. Sino yung mahirap? Sila yung maraming anak. Oo. Paano sila makakaahon? Dagdag sila ng dagdag ng anak. Hindi naman nadadagdag yung kanilang tinataniman. Oo. Tari mo. Gayo, eto, ewan ko ilang buwan bago anihin na sibuyas. Ang maiso bago anihin ho yan. Mga 110 days, ganun. Oo. Ganun ho yan. Ang hirap po buhay na magsasaka. Wala hong ano. Tapos wala pang ang pangarap. Ganun. Masaya na sila yung nakabayad sila ng hindi sila nagkabalansi doon sa inutangan nila. Yun. Masaya na sila noon dahil katwira nila. Makakautang na sila ulit. Oo. Yun po yun. Ha? Mantaki mo ang laki ng kinita nung ano na yan? Putris. 15 pesos binili. Yung sibuyas. Tinago lang ng ilang panahon, no? Marso. No, Marso. April. May. June. July. August. Apat na buwan. Sabi mo, apat na buwan na. Kapital mo, 15. Sabihin mo na lahat-lahat, pati storage mo. Doon sa cold storage na ano mo, pinag-imbakan mo ni sibuyas. Sabihin mo, lahat-lahat na kapital mo, 50 pesos. Sandaan na! Oh, sa pagkaka-stock mo. Buo sa easy money. Laki ng kita. Million ka. Instant million na agad eh, no? Ganun ho eh. Ganun ho dito. Ganun ho yan. Dito man eh. Makapag-stock ka ng sabihin mo, 1,000,000 kilong mais. Ang laki ng bodega mo. Oh. Tumaas na 5 piso mais. Oh, nabili mo na sabihin mo na nabili mo ng 12. Minsan tumataas ang mais, 20. Kagaya ngayon, mahal. 22 ang mais dito ngayon. Oh. Mais ho 'yun ha. Oh. Darak ho ng mais dito, 20. Darak ng mais. Oh. Yun hong na corn grits na 30. Crack corn, 30. Ganun ang presyo. Oh. Kaya huwag sinasabing magiging 20 pesos ang bigas. Suntok ko sa buwan yan. Wala akong mangyayaring ganyan. Lalo kay Cable, 5 piso lang daw pag siya naging presidente. Oh, hindi ba naman malaki tama talaga sa utak niya, no? Mag-collab na ho tayo. Ay, maano ko to? Meron, no? Bucor, looking into more complaint versus Bantag. Expect more cases to be piled. Oo. Ha? Pusa, hindi pa natatapos yung kay Ka Percy. Ano ba mangyayari doon kay Ka Percy? Apat na buwan na yata. Hanggang ngayon, wala pa. Eh, di ba pwedeng ano? Mga sir, mga boss. Di ba pwedeng unahin nyo na muna yung kay Ka Percy? O, tsaka nyo na pailan ng kaso yan pag nasa kamay nyo na. Baka magkabuhul-buhul ang kaso na ito. Eh, nagpaplano pang tumakbo si Senador to si Bantag. Total, kung sakaling lalabas yung ano nito sa Percy Lapid Killing, eh, pwedeng maging kagaya ng nangyari kay Bong Navarro na Nobel recommended. Oh, magpimkakaroon naman sila kagaya ng nangyari kay Bong Navarro. Nagpile sila ng petition for bail para sila makapag-bail. Kasi nga, Nobel recommended. Oh. Oh, di saka na kayo magsampan ng magsampan ng magsampan ng kaso. May plunder pa eh. Oh, ang daming kaso nga isasampan rito kay si future senator Bantag. Atay tayo dyan. Ay, ako.
Dami yung balita, mga boss. Ito naman, oh. Pulis na nakatalaga sa PDEG. Arestado dahil umano'y pagbebenta ng ilegal na droga. Oh. Sarhento lang to. Eh, yung pinagre-resign ni Abalos, si General, saka Colonel. Oh, eto sarhento, marami, mas ma, palagay ko mas marami pa itong mga to eh, kesa doon sa mga sinasabing general saka mga full-fledged general saka colonel eh. Mas marami pa itong mga ganito, sarhento. Oh, sarhento, tiniente. Baka mas marami pa. Oh. Okay, bukas, ano yun natin o to? Usapan natin to, mga boss. Kasi mga general na yan, alam nga naman sila magbenta ng droga. Mga kernel na yan, alam nga naman sila magbenta ng droga. Siyempre, may utusan silang mas ano. Pero, may go signal sa kanila, sige, biray mo. Yan ang alam ko dyan. O, di ba? Alam nga naman yung general magbenta ng droga. O, siyempre, mayroong utusan yan. O, sa sakali, di ba? Mag-collab na ho tayo, mga boss. Maganda yung mga comments niya. Shout out, Brother Elias Isyo. Edie Mansol, shout out. Welcome to the club. Sabi niya, si Edie Mansol. Naka-scripted din niyang kay Abalos na yan. Iisa lang agenda nila, Kibulog at Abalos. The Hope, shout out, The Hope. Nico Technico, shout out ah. Kingdom of Massage Parlor ni Kibulog. Ito yung comment dito sa vlog ko kagabi. No, oo. Rinaldo Gonzalez, shout out ha, sabi niya. Di nakapagtataka, umiscore Pacquiao ng 138 points. Ganyan umiscore kapag nagbobola ang mga halimaw. Galit, galit. Miguel Soriano, shout out, sabi niya. Mga leader natin, mga mangmang, edi mang din ang mga Pilipino, sabi niya. Elizabeth Iscario, sabi niya. Shout out Elizabeth Iscario, my friend. Good evening, Sir Rox. Naku, di din ako naniniwala dyan ng ganyang kalaki yung score niya sa palaro na basketball. Sila-sila lang ang naniniwala dyan. Eh, pero, puro buwang mga supporter niya na kagaya niya. Wow, ha? Tama si Batang Manila to. It's, kung totoong laro yan, zero yan. Ah, mga buwang pamilyang, mga kibuloy. Di ho ba, Sir Rox? Sang-ayon ako sa iyo dyan. Romanso Guapito. Bago. Welcome to the club. Romanso Guapito. Good PM po. Watching from South Korea. Oh, South Korea. Nandiyan si anak Jeff Ramos. Ha? Shout out, Jeff Ramos. Na Ryan Yumura, shout out. Nilo por Layagan. Nilo por Layagan. Welcome to the club, sabi niya. Parang isinumpa ng Pinas. Ang mga namumuno ay mga demonyo, magnanakaw, mga sinungaling. Galit si Nilo. Susan De La Cruz, shout out, sabi niya. Gandang gabi, Carox. Ingat tayo lagi. Oo, Susan, ingat tayo. Susan ulit, oh. Glad to see you again. Sobrang naging busy lang po, sabi niya. Oo. Elizabeth Iscari ulit. Oh. Only in the Philippines lang talaga na ganyan karami mga supporters at followers niya. Most wanted yan sa Amerika. Totoong kaso yan na walang kapatawaran at di birong kaso. Patong-patong pa. Grabe ka tanga o kabobo ang mga naniniwala dyan. Pareho silang mga buwang. Pinagtatawanan na lang tayo ng ibang bansa kasi matataas mismong nasa gobyernong ito ang naniniwala sa kanya. Kaya ano kayang kinalabasan ng bansang ito? Ano kaya ang kalalabasan ng bansang ito, Sir Rox? Nakakatakot na talaga nangyayari dito sa ating bansa. Totoo yan. Hindi lang nakakatakot, nakakakilabot na eh. Ha? Reynaldo Gonzalez, sabi ni Reynaldo Gonzalez, oh. Ang daming bagong teknolohiya napapanood sa YouTube.
Pati sa Pilipinas, daming teknolohiya, napapanood teknolohiya sa utak, kusang tumatagas at automatic. Ganun. Elizabeth Iscari ulit to. Xerox, nabalitaan ho ba na yang si Abalos, inimbitaan ho yan ni Digong pumunta sa Davao? At pumunta ho yan. Ang tanong ko lang ho, bakit niya pinaunlakan ang imbitasyon na iyon? Eh, malay natin. Ah, pwede naman tawagan na lang, di ba? Ewan ko. Eh, parang si Digong nga rin ang nakaupo, di ba, sabi? Oo. Tuloy natin. Di na ho presidente ang si Digong. At bakit di niya matanggihan ito? At ano ang importanteng usapin nila para saan ito? Sabi niya. Di ho, dyan ho pinapakita na ganun ka-powerful yan hanggang ngayon. Kaya siguro pati si BBM ngayon takot dyan. Di ba, Sir Rox? Your guess is as good as mine, ha? User, shout out user. Okay lang talagang mapapamura ka pag ganyan ang takbo. Totoo yan. Ferdinand San Juan, shout out, sabi niya. Good evening po, Karox. Malakas kasi si Kibuloy sa administrasyon, kaya wala tayong magagawa dyan. Yun ang totoo, sabi niya. Kaya dasal na lang ang ating magagawa. Himala na lang ang ating pwedeng asahan, Diyos ko, sabi niya. Huwag mo po kaming pabayaan. God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi, Karox. Ingat ka din, Ferdinand San Juan. Ha? Rolando Resco, shout out, sabi niya. Ang naniniwala kay Kibaliw, baliw din kagaya niya. Bula ang pastor, nakampon ng kadiliman. Pero pag nabasa mo, Rolando, yung mga comments sa kanya, doon sa SMMI, ay, putsi, baka mahulog ka sa upuan. Grabe. Edelberto Garcia Jr., shout out, sabi niya. Si Pacquiao, shooter yan sa mga menor de edad na babae. Rapist, demonyong Pacquiao. Galit si Edelberto Garcia Jr. Kalat ni Baya, shout out, ah. Hello, binibining Akira Milus. May you have a pleasant day, sabi ni Kalatni. Shout out, Akira Milus. Ha? Kalatni ulit to. Mabuti pa si paring Apollo, naka 138. Ako mataas na ang 4 point. Ah? Ako mataas na ang 4 points. Mabuhay ka, paring Apollo. Ikaw na. Rudy Bulay, shout out, ha, sabi niya. Good evening, Karoke. Naawa ako sa tatlong apo. Huh? Naawa ako sa tatlong apo ko kung anong kahihinatnan ng kanilang buhay sa mga ganitong leader na namumuno sa ating bansa. Yun nga eh. Maski rin ako. Ilan na yung apo ko? Huh? Lima. Ako ng pating. Patay tayo dyan. Sumagot si Reynaldo Gonzalez, oh. Tama po kayo dyan, Tay. Rudy, hindi na lang sa tayo ngayon ang nag-aapektuhan ng mga katarantaduhan ng mga asa gobyerno. Kung tayo lang matitiis natin dahil immune na tayo sa kahayupan, papaano na nga ang henerasyon ng ating mga anak, apo? Yun ang hindi natin maatim. Totoo yan, Reynaldo Gonzalez. Galing mo talaga. O tayo, immune na tayo dyan eh. 3JC Hope, shout out, sabi niya. Huwag na tayong mawalan ng pag-asa, nariyan rin ang tunay na Diyos, ang tunay na may-ari ng mundo. Magtiwala tayo sa Diyos at patuloy lang ang pagdasal. Tama ka dyan, 3JC Hope. Danilo Constantino, shout out, ah. Sabi niya, shooter talaga yan si Kibulog. Lalo na kapag virgin ang ring. Meron bang alam ko na sinasabi mo, virgin na ring, ha? Talaga. Eh talaga si ringless, pero hindi siya nari-ringless doon dahil virgin nga yung ring, ha? Putres Danilo Constantino ka. Guramosa Sarabosca, shout out, ha? Eduardo Gonzalez, welcome to the club. Wow, new name ni Kibuloy. Pacquiao na pala. Totoo. Ayan nga, di ba? Pacquiao. P-A-C-Q. Pacquiao. Di ba?
Arberto Olaer, shout out. Karaoke. Ayan, karaoke, sa tingin ko, halos lahat ng mga Pilipino naniniwala na si Kibuloy anak ng Diyos. Si Kibuloy anak ng demonyong Satanas, sabi niya. Eh? Karaoke, sa tingin ko, halos lahat ng mga Pilipino naniniwala na si Kibuloy anak ng Diyos. Ba, ganun ba yun? Hindi. Siguro iba ang ibig sabihin ito. Baka sa baka ibig niya sabihin, sa tingin ko halos lahat ng Pilipino ay hindi naniniwala na si Kibuloy ang anak ng Diyos. Si Kibuloy anak ng demonyong Satanas. Siguro ganun yun. Giselle Stepan, shout out ha. Sabi niya, pare-parehas lang tayong kinikilabutan, Karox. Grabe yan si Kibulok. At mga alagad niyang tao na yan. Walang takot sa karma. Wala na silang pakialam sa karma. Hindi nga sila naniniwala na ano eh. Ito eh. Ines, Ines, shout out, my friend, sabi niya. Good evening po, Sir Rox. Maraming salamat po sa shout out kay Madam Sherbin and Service Angel, Esther Lusby, Zeni Alice. More power po, God bless. Salamat, salamat, Ines, Ines. NC Carion, shout out, ha, sabi niya. Mga gago at napakatanga naman ng kalaban ni Kibulog. Maglukuhan kayo, mga gago. Galit si NC ka. Alam mo ko sa 138 points, baliw. Talagang kibaliw itong animal na to eh. Sa totoo lang eh. Ha? NC ka rin ulit oh. Ay, di, parehas lang din. June 360, my friend, shout out sa iyo ha. Alam niya. Greetings, Kuyang Rox. Normal na laro. Abnormal nga yung naglalaro. Pastor o to, pastor, si June 360. June Lagon po to eh. Nasa Hawaii siya. Ha? Ito. Danlaya. Danlaya de Los Santos. Welcome to the club. Sabi niya, wala nang dribble-dribble yan. Basta pagpasa sa kanya, shoot ka agad. Halos lahat ng kakampi niya panay pasa. Halos si Pacquiao na lang tumitira. Ganun. Librado Ludovico, shout out, sabi niya. Blessed morning po, Karaoke. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Mabuhay ang Pilipinas. Salamat sa Panginoon Diyos. Amen. Stay safe and healthy. Ang nabudol ni Pacquiao ay hindi basta-basta Pilipino. Digong nyo, Bognet, Butike, Panelo, Roque, Baboy, kasama na yung mga tangang Pilipino po eh. Galit na naman, Librado Ludovico ko eh. Baka may high blood ka ha. Librado Ludovico ulit oh. Yung magnetic lifter, anong nangyari? Wala, wala mga kustong, wala mga kustong, mahiya kayo sa mukha nyo, mga buhaya, mandarambong, kakarmain din kayo po eh. Galit talaga siya. Well, Librado Ludovico na naman. Ha? Si Bognet, pumunta ng Switzerland kasama ay sandamukal. Ano yan? Party-party. Hoy, bakas. Bunihin kayo sana ang mga sip-sip. Hid-hid po eh. Galit talaga siya. Galit. Shirley J. Sir, shout out ah. Anya. Palagay ko po, hindi naman naniniwala yung mga yan kay Kibulok. Nakikinabang at ginagamit nila yan para sa mga fake news na gusto nilang ipalaganap dyan sa atin. Kasi nga po, marami silang ginagawang hindi tama. Lalo na yan mga nakawan sa kaban ng taong bayan. Tama ka dyan, Sir Geyser. Geyser. Oh. Julieta Divilla, shout out, sabi niya. Hi po, Sir Rox. Go, go, go lang po. Mabuhay po kayo. At ingat po kayo lagi. Oh, ingat ka rin, Julieta. Si Prince Sherbin sa peda. Sabi niya. Gandang gabi po sa ating lahat, Sir Rox, at mga kapatid sa Rocky Warriors. Usaping tagas pa rin po. Sa dami po ng naniniwala at nananampalataya po sa kanya, kukulangin po ang mental kahit po mga pagawa pa ng bago. Sa dami po, ha? Sa dami po ng lumala ng sakit na taga-sunod ni Boy Tagas, ano na po ba talaga, Sir Rox, nangyayari sa Earth?
Pagrabe na po ng pagrabe. Ang mga utak biya. Diyos ko po, Lord, sobra na pong lupit. Sobra na pong lupit, sabi niya. Naiiyak siya, natatawa eh. Ah. Si Prince Erwin ulit, oh. Padami na po ng padami ang utak tagas. Tapos dumadagdag pa ang mga resulta ng mga ganap na kaguluhan at batuhan ng mga sisihan sa mga napakaraming bulok na issue. Maliwanag pa sa sikat ng araw mga ebidensya. Ang resulta laya. Totoo yan ang sinasabi ni Prince Erwin. Yung Kerry Mulya sigurado to. Ha? Naguguluhan po talaga ako, Sir Rox. Paki-explain po, ano po ba talaga meaning ng real justice? Ay nako, Diyos ko po, Lord. Gapatuka na lang po talaga ako sa as. Ang real justice. Lana, justice. Real justice na rito, Pre Sherwin. User, kawawang Pinas, totoo yan. User ulit o. Pero power, nasapawan yung pink power. Totoo yan, user. User ulit o. Papayag ba tayo na masakop ng China? Sayang ang buhay ni Ka-Percy, kawawa ang pamilya. Totoo yan. Daming ano ni user. Yun ngang machine na bumoto, nakaprogram na. Totoo. Ramon Oclare, shout out ah, sabi niya. Isang ligtas na gabi, Karox, at sa lahat. Di ako nakapag-komento kahapon. Nagka-problema wifi ko. Niya. Food for thoughts na lang, Karox. 2016 ang taon na marami ang umasa. Change is coming. Ang slogan nila, ang change pala ay is coming. Mga nabudol at tinawag na idiot pa. Ang pinakamasamang sindikato at kulto ay parang hipnotismo sa mga taong panatiko. Ito na kaya ang sinyalis na ang bansa ay malapit ng maging Sodom at Gomora. Tayo naman mag-e-export ng asin. Totoo yan, ha? Patay tayo dyan. Sancho Panza de la Brotza. Shout out. Ano to? Orcasistas Felipe, welcome to the club. Sabi niya, pag ang ibinoto ay bulok ang utak, mananatili ang mga sa kadimonyuhan. Kung hindi kayang kalabanin ngayon na may immunity yan, pagkatapos ng termino, kasama si Dutae, ay doon banatan kung ang hahalili ay hindi rin bulok ang utak. Totoo yan. Ngayon nga dapat eh, bigay na sa ICC yan eh. Ano, diba? Wala eh. Rolando Cruz, shout out, sabi niya. Sa akin po, Sir Roque, di ko po pinapansin yan, fuck you. May sayad po yan, mga naniniwala po dyan, mga mahina ang pag-iisip. Totoo yan. Anong mahina? Presidente pa nga eh, diba? Presidente, senador, oh, mga abogado, oh, nandoon sila sa programa ni ano, sa SMMI, oh, di ba? Si Roque, si ano to? Si Roque, si Panelo, sino pa isa? Oh, dami nila doon mga abogado, abogado. Alicia Alcantara, shout out, sabi niya. Hello po, Sir Rox. Musta po? Ingat po kayo lagi. Salamat po sa pa-shoutout lagi. God bless po. Okay lang yun, friend. Kayo pa. 3JC Hope ulit. Ay, si 3JC Hope po. Ah, Xerox. Xerox, si Kibuloy pala, may ari ng daigdig eh. Bakit hindi niya puntahan si US President Biden at pagalitan niya? Sabihin niya sa mga FBI na pag-aari niya ang USA. Ah, tawa ka ng tawa. Eh, bakit di niya magawa? Eh, kasi nga, kabulastugan ni Kibuloy, yan, may diferensya na sa pag-iisip. Tagal na. Ha? Ay, mission accomplished mga boss. Oh, pag-vlog na naman tayo. Sabi ni YouTube, gumawa raw ako ng mga short videos.
Para ano, bumababa ho kasi yung ano ko eh. Yung revenue ko, oo. Malaki ho yung binaba, oo. Eh sabi, kailangan gumawa ka ng mga short videos. Kaya yun, mag-iisip ako ng mga short videos. Siguro, baka makadalawang video na ako, isang mahaba, saka isang maigsi. Sa gabi na ho ako shout out do sa yung mga comments nyo sa vlog, doon ko na lang ho babasahin paggabi. Sa umaga, maghahanap po ako ng maganda-gandang topic na medyo para dalawang beses ko akong magbablog. Oh, nagre-reklamo si YouTube. Eh, tinitingnan ko naman yung revenue, bumababa talaga. Ewan. Kasi ang views, karamihan, nag-views ako ng 3,000, ganyan. Eh ngayon, mga 1,000 plus na lang. Oo. Oo. Ganun. Eh, okay lang naman sa akin yun. Basta maging masaya lang ako, masaya kayo. Ganun. Oo, mga boss. Eh, pero si YouTube gusto niya, magdagdag ako ng content. Oo. Eh, di hanap tayo ng magandang content kung sakasakali. Marami naman. Ang dami namang may kukontent. Totoo. No? Baka bukas, baka dalawang beso ko, isang umaga, saka isa sa ganitong oras. Oh. God bless po, mga boss. Salamat po sa mga dumadagdag na subscriber. No? Tsaka yun, parati tayong masaya. Kwekwentuhan, masaya, maiinis sa mga nangyayari dito sa Pilipinas na ito. Yun yun. Ganyan no ang buhay na magsasaka. Utang bayad lang ho sila. Wala hong asenso. Malabo pa po sa tinta ng pusit. Oo. Kasi nga rin ho, kung minsan, sila rin ho ang pwedeng sisihin. Oo. Magsasaka na nga ho, may bisyo pa. Anak pa ng anak. Diba? God bless, mga boss. Good night.